Good day guys! Ayan, wala nang paligoy-ligoy pa. So, for today, tuturuan ko kayo kung paano magmaneho ng manual clutch na motor. So, syempre, basic muna tayo. So, i-explain ko sa inyo yung bawat parte ng motor natin, tsaka yung mga parts and tips ng mga motor natin. So, yung gagamitin kong example, mga paps, mga mams, is yung sa Raider 150. Na carb. So, ito yung pinaka-basic talaga, mga paps, mga mams, na isa sa pinaka ginagamit ngayon kasi talagang if sa quality lang, hindi mo maku-question yung Suzuki. Talagang durable yung motor nila. So for me mga paps, mga mams, isa ito sa gagamitin natin example for today's video. So let's start! So isa sa dapat nating malaman mga paps, mga mams, sa parte ng motor natin, syempre itong clutch lever. So ito yung pinitiga natin para mag-change gear. Kasunod ng clutch lever, ito sa kabila, ito yung front brake natin. Ito yung ginagamit natin sa unahang preno. Yung dito naman, ito yung foot brake, kung tinatawag natin foot brake. So, syempre, hindi mawawala dito yung shifter natin. Ito yung ginagamit natin sa pang-shift ng gear. So, paano ba gamitin yung Raider 150 na carb? Simpleng-simple lang talaga mga paps, mga mams. If marunong kayong mag-maneho ng automatic, siyempre, mas madali nyo na itong matutunan at maiintindihan yung sa manual clutch. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, napakarami nang gumagamit ng automatic. Yung iba nga Mio at kung ano-ano pang scooter. Tsaka meron din namang semi-automatic yung ginagamitan pa rin siya ng shifter. Katulad ng XRM at iba pa. So, yung kaibahan naman mga paps, mga mams, may ibang XRM ngayon na latest na hindi na kinakailangan gumamit ng clutch lever. Itong sa Raider, manually talaga to mga paps, mga mams. If maririnig nyo o nadinig nyo na to, ito yung tinatawag natin na 1 down at 5 ups. So, ano ba yung 1 down at 5 ups na tinutukoy nila? Ganito kasi yan mga paps, mga mams, bago tayo magsimula sa pagmamaneho. Alamin muna natin kung ano yung function ng mga bawat parte nito. Yung sa shifter natin mga paps, mga mams, yung sa akin, meron kasi yung iba't ibang shifting, yung tinatawag nilang shifting. Sa akin mga paps, mga mams, naka-shifter na ako, ito, iba kasi yung sa stock, pero same lang din sila ng function. Iba lang yung forma nito kasi mukhang napa-atras tayo ng konti dito. Yung kaibahan nito mga paps, mga mams, pwede natin siyang baliktarin yung pag-shift natin. Meron kasi yung 1 down, 5 ups. Pwede rin natin gawin yan na 1 up tsaka 5 down. Yung 1 up tsaka 5 down, mostly ginagamit yon sa pangangarera. Bakit nasabi natin ginagamit sa pangangarera? Mas easy kasi yung transmission, mas easy yung pag-shift natin ng gear. Kasi sa first pa lang, first gear, yun lang yung medyo talaga hindi naman mahirap, medyo may konting slight lang talaga na challenge kung ika nga nila. Yung sa akin mga paps, mga mams, pang daily use lang naman to, kaya parang sa stock lang yung function niya. Hindi ko kasi to ginawang katulad nung sa kaibigan ko na 1 up tsaka 5 down. Meron naman tayong example nun eh. Ito yung tinatawag natin na kapag nag shift ka pababa, primera, nasa primera ka o first gear. Kapag nag-half shift ka naman, papuntang itaas, nasa neutral ka. Kapag nasa neutral ka mga paps, mga mams, tapos tinuloy mo sa itaas, magiging second gear yon. So, para hindi kayo malito, meron naman tayong example na ilalagay dito. So, pag nag-second gear ka, pataas na yun ang pataas. So, yun yung tinatawag nila na 1 down, 5 up. Hanggang sa umabot ka ng 6 gear o top. Yun yung tinatawag nilang top. So, yung sa akin mga paps, mga mams, ganun lang yung paggamit ng shifter. So, dito naman tayo sa meron tayong isang example. Na, ito yung isang example natin mga paps, mga mams, na tinatawag nila na 1 up tsaka 5 down. So, mostly ginagamit to sa drag race mga paps, mga mams, kasi kapag nag-shift ka, mas madali na lang yung pag gear up mo o pagpapataas ng gear kaysa dun sa mas komplikado. Yung sa akin mga paps, mga mams, magandang gamitin lang yun kapag daily use. Ito, pangangarera. So, depende na rin yan sa inyo mga paps, mga mams, kung ano yung trip nyo. Yung sa akin, ganun lang kasimple lang naman. Ginaya ko lang yung transmission ng stock.
Kasi yung sa stock natin, 1 down tsaka 5 up. Yung sa kaibigan ko, yung sa kanya, 1 up tsaka 5 down. Ganun lang din yung sa kanya. Pero same lang din naman sila ng function. Yung pag-change gear lang yung naiba. So, punta naman tayo sa clutch lever. So, dito tayo sa clutch lever, mga paps, mga mams. Sobrang napakadali lang ito. So, kung mapapansin nyo, kapag pinihit natin tong clutch lever, syempre, kahit anong piga nyo sa silinyador o dito sa throttle natin, kahit anong piga nyo, kapag nakapihit to, hindi aandar yung motor. So, kung tawagin din to ng iba is panic lever. If baguhan pa lang kayong mga paps, mga mams, ito talaga yung napaka-importante nating tatandaan. Isa to sa pinaka-importante nating tatandaan. Kasi kahit anong piga mo sa throttle, hindi aandar yung motor mo kapag hindi naka-release tong lever. So ano ba yung main function ng lever? Itong clutch lever natin, mga paps, mga mams, ito yung nagsisilbing acceleration o kung gaano ba kabilis yung pagbibigay mo ng power sa rear wheel mo. So ganun lang yung kasimple yung logic, mga paps, mga mams. Kapag hindi mo to ni-release, hindi ka nag-release ng clutch lever, hindi aandar yung rear wheel nyo. Hindi yan iikot. Kasi nga, hindi ka nag-release ng lever. Kapag nakapiga ka, para ka rin doon nasa neutral position. Pero tatandaan natin na kapag nakapiga ka, tapos nagpanik ka, dapat mong tatandaan na huwag mong biglang bibitawan kapag nasa nakagear ka pa. Dapat siguraduhin muna natin na naka-neutral ka kapag nagpanik ka. So, for example, nasa first gear ka, naka-first gear ka, tapos napiga mo ng bigla yung silinador o yung throttle. So, yung gagawin mo, pihitin mo lang tong clutch lever, tapos back to neutral ka ulit. So, ano ba yung neutral? So, as I said, mga paps, mga mams, isang down, tsaka kalahati. So, kapag nasa 6 gear ka, dapat i-down mo lang ulit. I-down mo lang ng todo hanggang sa papunta siya sa neutral. So, ganito kasi yan, mga paps, mga mams. Magbigay lang natin ulit, ha. Ito. Ito, nasa neutral tayo. Neutral position. Yan. Nasa neutral position po ito. Free pong umikot yung gulong. Ayan. Neutral position. Kapag nag-first gear tayo, tapakan lang natin to. Yan. First gear. Kapag nag-half gear po tayo pa itaas, nag-half gear po tayo, ayan, naka-neutral ulit. So, half lang po yung ginawa natin. Pero kapag tinaas po natin to ulit, second gear. So, nasa segunda po tayo. Kapag tinaas po natin ulit, third gear, fourth gear, fifth, tsaka sixth. Ganun lang, mga paps, mga mams. Kapag binigay mo pa to, wala na. Hanggang sixth gear lang yung kaya ng motor natin. Ganun lang. If nasa sixth gear kayo, baba nyo lang ulit, baba nyo pa. Sige pa, tsaka hanggang sa umabot kayo sa neutral. Ganun lang kasimple. So, lagi po nating tatandaan, mga paps, mga mams. Meron ibang motor na hindi katulad ng sa Raider na 1 down, 5 up. Hindi lahat ganun, mga paps, mga mams. May ibang motor talaga na yung transmission nila is kapag nag first gear ka, papapa. Tapos katulad din nung sa XRM, papapa, second gear papapa rin hanggang sa mag-top gear ka. So yung sa akin, mga paps, mga mams, ganun lang naman ka simple yung sa Raider, 1 down tsaka 5 ups. So I hope nakatulong ako sa inyo sa pag-i-explain kung paano yung function ng gearing system o yung shifter sa Raider 150 na carb. So I think, mga paps, mga mams, meron ding ibang motor na manually clutch, tapos yung transmission nila o yung pag change gear nila nasa pababa lahat, katulad nung sa mga semi automatic na mga motor. Mukhang I think sa X4 ganun din. Don't get me wrong, hindi ko talaga kabisado yung ibang motor So I think lang, mga paps, mga mams. So yung iba naman, if matututo na kayong mag-drive ng manually clutch na motor, mga paps, mga mams, yung tinatawag nila na D-clutch, napakadali na lang matutunan yung semi-automatic tsaka yung fully automatic. So ano ba yung tinatawag nating fully automatic? Yun yung mga scooter. Kasi wala ka nang gagamitin na gear. Talagang silinador na lang, mga paps, mga mams. Pag pihit mo, bomba na yun lahat. So ganun lang kasimple. Ito yung tinatawag din nila na mga scooter, katulad nung example natin, Mio,
So, balik ulit tayo dito sa throttle natin, mga paps, mga mams. Muntigan ko na makalimutan to. So, yung sa throttle, mga paps, mga mams, magkakaroon lang to ng function talaga kapag nakabisado na natin yung sa clutch lever. So, paano ba natin to gagamitin? Yung sa akin, mga paps, mga mams, ganito kasi yan. Ito lang yung way of teaching ko. Don't get me wrong. Marami na naman tayong mga kaibigan dyan na basher. Ayan, sa inyo. So, ganito mga paps, mga mams. Unang-una, kapag mag-first gear tayo, pihit muna sa clutch. Tapos, tapak tayo sa gear natin pababa. So, first gear na yan. Kapag nasa first gear ka na, unti-unti mong i-release yung clutch cap sabay. Magbibigay ka ng gas dito sa silindador. So, konting pihit. Kung ika nga nila, konting pihit dito. Tapos, pagpihit mo ng ganon, unti-unti mo ring i-release yung clutch lever. Unti-unti. So, sasabayan mo yung pagpihit ng silindador. Tapos, kapag mag-change gear ka na, change gear ka, pihit ka ulit. Tapos, sabay cambio ng shifter. Cambio ka, paitaas. So, nasa second gear ka na. Kapag nasa second gear ka na, mga paps, mga mams, unti-unti mo ulit yung i-release. Tapos, konting pihit din sa silindador o sa throttle natin. So, ganun lang kasimple, mga paps, mga mams, and so on and so forth. So, gusto ko sanang ipakita sa inyo yung actual video nito. So, doon na tayo sa, siguro sa part 2. Gagawa ako ng part 2 nito kasi mukhang delikado dito, mga paps, mga mams. Marami kasing mga batang kuminsan dito, dumadaan. So, mukhang kukulangin tayo sa daan. So, maghahanap lang muna tayo ng place na pwede tayong makapag-tutorial. So, ganun lang kasimple. At saka, huwag na natin gawing komplikado. At saka, konting reminder at saka tips na rin to, mga paps, mga mams, no? Bago kayo magmaneho ng manually clutch na motor, siguraduhin muna natin yung condition ng motor. Kasi, meron na kasing ibang motor, mga paps, mga mams. As much as possible, recommended talaga yung mga brand yung motor. Yung brand new. Kahit hindi brand new, basta condition yung clutch niya. Kasi may iba na yung tinatawag nilang running clutch kasi sagad na yung clutch lining o pudpud na. Tsaka nagkakatalo rin yan kasi yung ibang motor merong mababaw yung clutch nila. Tsaka yung iba rin is malalim. Yung iba kasi konting ganun mo lang sa clutch, konting bigay mo lang, kahit ganito lang yung clearance na gagawin mo, aandar na yan. Napakababaw lang nung clutch niya. Yung iba, napakalalim. Katulad nung sa akin, malalim yung clutch ko kasi mas gusto ko tong ganito para konting exercise naman. So, kidding aside, mga paps, mga mams, as much as possible, condition yung motor na gagamitin natin para makaiwas naman tayo sa disgrasya. Lalong-lalo na for beginners. So, yan. Hindi ko na to patatagalin pa, mga paps, mga mams. Sampling tutorial lang naman to. At saka, kita-kits tayo sa part 2 sa talagang pagmamaneho na ng motor. So, let's do the shoutout. So, isang napakalaking shoutout nga pala. Shoutout ako kay Fanny Whitey. Ayan, shoutout sa iyo, Paps. At saka, I hope nakatulong yung video ko sa inyo dyan sa Bukidnon. Ayan, shoutout sa lahat ng mga taga-Bukidnon. Shoutout din ako kay Dos TV. Shoutout sa iyo, Paps. Isang napakalaking shoutout din kay Care Joshua Maraviles. Ayan, ito yung talagang isa sa number one na suki natin. So, shoutout sa iyo. Shoutout din ako kay Arthur De Los Santos. Ayan, napakalaking shoutout sa iyo, Paps. At saka, kamusta ka na dyan? Isang napakalaking shoutout din kay Electric Gamers. Ayan, shoutout sa'yo, Paps. At saka huwag na huwag niyong kakalimutan na pakisupport na rin yan, mga Paps, mga mams, sa kaibigan natin yan. Tsaka meron din siyang YouTube channel na Gen Gamer yung name. So, shoutout sa lahat ng mga nanonood. Shoutout din ako sa mga kaibigan natin dyan. So, isang napakalaking thank you din sa kalbo natin kaibigan na nandito. Ayan, shoutout ako kay Dave. Ayan, shoutout sa'yo, Paps. Ayan. So, I hope nakatulong yung video natin sa inyo, mga Paps, mga mams. So, yun na nga, at saka abangan nyo yung part 2 ng video natin, yung actual na pagmamaneho talaga ng manually clutch na manual clutch na motor. So, ride safe, stay safe, you know the drill, guys. Peace out.